Hello, hello guys. Magandang araw sa lahat. Ito, papasok na naman tayo sa trabaho. Alas 3 ng hapon ng duty ko. Pero 2:30, umalis na ako dito sa bahay kasi babiyahe pa. Sa Pinas, natutulog na ang mga tao ng ganitong oras. Pero kami, dito sa abroad, nagsisimula pa lang ang aming araw, ang aming hanap buhay. Ang pasok ko guys is alas 3 ng hapon hanggang alauna ng madaling araw. Bali 10 hours ang duty ko. Ayan, sana samahan niyo akong muli sa aking isang araw na pagtatrabaho. Papakita ko sa inyo yung aming kusina at yung aming ginagawa sa araw-araw. At ito yung aking daily routine. Yan, araw-araw, binababa at akit ko yung aking service na si Kibul. Yan ang aking kapartner sa aking hanap buhay. May kabigatan din yan guys. Nasa 35 kilos din ang bigat ng scooter na yan. Mukha lang siyang maliit pero mabigat yan, puro bakal yan eh. Alas 2 pa lang dito ng hapon, 2:30, pero napakatirik ng araw. Napakainit. Kaya nagtitiis lang tayo sa araw-araw na pagpasok kahit mainit. Tsaga-tsaga lang. Kung hindi tayo magtsatsaga, ang pamilya natin walang lalagain. Nilagang sinaing kasi lugaw na lang kinakain. Joke lang. Ayan, umpisa na tayong bumiyahe. Tingnan nyo naman yung sikat ng araw. Talaga namang half day yan sa balat kapag nakababad ka dyan ng mga isang oras. Sunog na sunog ka. Ang init dito guys, pagka summer, umaabot ng 48 hanggang 52 degrees. Pagka umatake ang humid. Ayan, malapit na tayo sa trabaho. Kapag nag-i-scooter pala dito guys, kailangan maingat ka sa kalsada dahil maraming mga pasaway na driver. Walang pakialam sa mga buwan na driver. Ah, musta mga tropa? Sige mo na ka. Sabi ka. Ah. Ba, maganda yung ano natin ngayon ah. Siyempre, ano ba yan? Dahil magasaan. Yan guys, may order tayong pork sinigang. Ito ang ating binamanong luto sa ating pagpasok. Yan, dito yan galing yung sinigang. Pinapakuluan na namin yung mga pork belly para mabilis maluto pag may order. At yung sabaw niyan, sasalain namin yan. Tapos, diyan na tayo kumukuha ng pansabaw ng sinigang. Solid ang lasa niyan, malasa yan. Nandiyan na yung mga lasa ng mga pinagpakuluan. Kaya talagang masarap ang sinigang. At ngayon, yan, may order na. Tuloy-tuloy na yan. Kaya busy-busy talaga tayo sa araw na ito. Talagang continuous ang lutuan ng 4 na oras. At walang patid yan hanggang sa matapos ang peak hours ng dinner time. Sa araw na ito, napakaraming order ng pansit. Siguro marami nag-birthday ng sabay-sabay. Karamihan ang order, Batangas Lomi, pansit, kare-kare, sinigang, at sisig. Yan, nanawa tayo ng kakaluto ng pansit ngayong araw. Hindi ko alam kung bakit pansit day ngayon. Halos karamihan ng order ay pansit at Batangas Lomi. Talagang mananawa tayo ngayon sa kakagisa. Dahil yan ang maraming order ngayon. May araw naman na matumal ang pansit, matumal ang Batangas Lomi. May araw din naman na halos yan lang karamihan ino-order.
Kung minsan naman may araw ng kare-kare, mananawa ka rin ng kakaluto ng kare-kare. Ang aming kasing pagkain dito ay made to order. Saka lang kami magluluto pag may order na. Yan, ang partner ko ngayon pala ay si Charby. Yan, siya ang aking kabady-body tonight. Siya ang nakatoka sa grilling at pagpiprito ng mga pang toppings namin o kung ano mga kailangan prituhin. Siya rin ang taga-ihaw ng mga inasal at taga-prepare. Ang amin pala ditong peak hour ng dinner time ay nag-uumpisa ng alas 6 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayan, yan ang oras na talagang busy. Pagdating naman ng mga alas 10 hanggang alas 12, yan nalang yung mga pahabol na lang. Nabibisi rin naman kung minsan hanggang alas 11. Pero madalang na lang. At ang order, kung minsan puro talabat na lang yan, take away. Kung mayroon mang magdadining, mga grupo-grupo, yan, yung mga nagki-craving na lang sa gabi, yan ang karamihan namin gusto niya. Pagdating naman ng alas 12, yan, mag-umpisa na kami maglinis, magligpit, para alauna, sarado na. Pero alas 12, cut-off na ng order. Kung minsan naman may umahabol din saktong alas 12, may mga umahabol pa ng mga takeaway. Yun, kailangan pa natin yung lutuin. Sayang. Ang dagdag sa benta. Pero pagka 12:30 na, yan, kailangan na natin i-map yung sahig. Kailangan na natin ma-inis yung kusina. 30 minutes yan. Dating ng alauna, out na tayo. Uwian na. Ito palang padaan-daan na to. Yan. Pasingit-singit sa camera. Siya pala si Sister Anna. Siya ang aming cashier, waitress, dishwasher, tagabalot ng spring roll. Small battery ball yan. Maliit lang yan pero malakas yan. Multitasking yan at multi-talented. Yun nga lang, hindi nabihayaan ang pagtangkad. Joke lang sis. Kasama na sa buhay natin yan. At ayan, luto na yung pansit natin. Serve na agad yan. Ang kasama niyan ay pork sisig. Ayan, pinapainit na natin yung sizzling plate. Kailangan kasi pagka sinerve sa customer, umuusok-usok pa at kumukulo-kulo pa yung itlog at yung kanyang mantika. Ayan, ganyan ang aming sisig. Kailangan isiserve natin yan ng mainit na mainit pa para maluto yung itlog. Tropang Charby, kanina ka pa paypay ng paypay dyan ha. Hanggang regular ka na sa ihawan. At ngayon guys, ano naman natin lutuin ay kare-kare. Yan, umpisa ulit tayo sa pagigisa. Talagang kutang-kuta tayo sa pagigisa ngayon dahil lahat ng order natin ay ginisa. Mag-umpisa sa pagigisa. Tingnan nyo naman kami dito para kami mga minions, hindi nagkakalayo ang height at pare-pareho ng kulay. Yan, ganyan lang ang aming kare-kare guys. Iba-blanch lang namin yung gulay tapos ipiprito yung talong. Mamaya pagkaluto ng sauce, tatoppings lang natin yan doon sa mismong kare-kare. Yung mga gulay na yan. Ayan, iba-blanch lang natin yan.
kapag luto na, hanguin lang natin yan. Tabi muna natin, tapos magluluto tayo ng sarsa. Lagyan lang natin yan ng pampakulay, yung anato powder na dinisolve natin sa tubig. Tapos dumpla natin ang salt and pepper. Yan yung aming peanut na homemade. Kami lang ang gumawa niyan. Binibiling lang namin. Tapos yan. Yan ang aming pangkare-kare. At ang pangpalapot namin naman dyan ay peanut butter din. Hindi kami naglalagay ng cornstarch o kung anumang mga ibang thickening agent sa para sa pampalapot ng sauce. Talagang purong mani ang aming kare-kare. Ayan, lalagyan pa natin yan ng peanut butter. Yan na yung magpapalapot ng sarsa. Pagka lumapot na yan, titikman lang natin kung sakto na yung lasa, kung meron pang i-adjust, meron kailangan dagdagan. Ayan. Pag na-dissolve na yung peanut butter sa kawali, okay na, luto na yung ating kare-kare. Medyo kulang pa ng lapot, kaya dagdagan pa natin. Ito naman sa kabila, yan ang aming lugaw. Meron kaming anlilugaw, meron kaming goto, aros kaldo, meron din kaming monster lugaw. At ayan na, luto na yan, ready to serve na. Pag ganyan pala, nasa mababaw lang na lagayan, yan ay crispy kare-kare. Kapag bulalo kare-kare naman, ay mas malaki yung lagayan dahil marami din laman yung bulalo. Hello guys! Welcome to my vlogger! Uy, yung kapilang kamay yung ikaw eh. Kung maliit yung ano. Ayos ba? Okay na. Happy? Happy? Hello, kumita ko. Ito na ulam eh. Chef ka na nyo. Shipyard. Ito, may tablespoon tayo. Wow! Yung nagsahin ka ng kanin, feeling mo chef ka na. Yung nagsahin ka na. Yun! Ayos ba? Itong lahat ang hinahanap ko. Kahit tayo mga tropa. Masarap yung ulam namin. Ginisang cabbage na may sardinas. Tara, kain na. Apat na oras din kaming pukpukan sa lutuan bago naubos ang customer. Ngayon, medyo relax na kasi tapos na yung peak hours ng hapunan. Si Mima yun, paipal talaga. Alas 11 na ng gabi bago tayo makapaghapunan. Ganun talaga ang buhay ng kusinero. Laging huli. Wala ng customer, saka lang pwede kumain. Masarap din yung luto ni Tropang Charby. Kahit cabbage lang ang sardinas, panalo. Nakachamba ka, tropa. Yan guys, tapos na natin kumain. Kailangan natin mag-prepare ng inasal para bukas. Dahil naubos yung ating inasal ngayong gabi. Yan, ipiprepare natin yan. Ihiwain lang natin at ibibiyakin.
At si Monggi na ang bahala niyan magmarinate bukas ng umaga. Dahil late na kasi, kailangan din natin maglinis. Yan, bibiyakin lang natin yan, ipiprepare lang natin para bukas titimplahan na lang. Meron talagang kiti-kiti sa likod ng sumisingit ha. Ano na, Mimay? Makipag-collab ka ba sa akin? Yan mo, Mimay, pag ako sumahod dito sa YouTube at sa Facebook, may porsyento ka. Hinding-hindi ka mawawalan at talong hindi ka rin magkakameron. Yan guys, ganito lang ang pag-biyak ng inasal. Ganyan, slice mo lang yung sa may part ng kilikili. Pabubukahin mo lang yan. Dahan-dahan lang kung hindi ka pasanay. Para hindi siya madurog. At yung sa thigh part naman, ganyan lang yung style na ginagawa ko. Pero yung iba, marami ding mas magagaling pa mag-slice ng mga ganyan. Pero yung sa akin, ganyan lang yung paraan na ginagawa ko. Mas mabilis kasi para sa akin. Ayan. Slice mo lang yung pinakalaman. Pagbuka niya, malapad na siya tingnan. At saka mabilis siyang ihawin sa ganyang style ng inasal. Ayan. Biyakin mo lang sa may parting kilikili. Ayan, pabubukahin mo. Ayan, para malapad tingnan. At ayan guys, uwian na. Tapos na ang ating 10 oras na pakikipagbaka. Excited kami lagi tuwing uwian. Babush! Yan guys, uwian na. Nakatapos na naman tayo ng isang araw na pakikipagsapalaran sa buhay. Natapos natin ang 10 oras na duty. At talagang busy-busy ngayong araw na ito. Holiday na kasi ngayon. Next week pala, mag-holiday na. Kaya namang marami mga dayon na galing ng Saudi. Marami mga bisita pumupunta rito sa Bahrain. Ayan, uwi na tayo. Maraming salamat pala sa pagtambay, sa pagsama sa isang buong araw natin pagtatrabaho. Maraming salamat. Sana na sa sunod natin na pagbibideo nandyan pa rin kayo. Maraming salamat mga tropa.